So kanina ang madaling araw ay opisyal nang na-trade itong si James Harden mula sa Houston Rockets papunta sa Brooklyn Nets. So ito nga ang full breakdown ng trade. Ang Houston Rockets nga ay makukuha si Victor Oladipo, si Dante Exum, si Rodion Skurucz. Tatlong first rounder mula sa Brooklyn Nets ang kanilang 2022 pick, 2024 pick at ang 2026 pick nila. At ang first round pick ng Milwaukee sa 2022, unprotected yon. Tapos apat na first round swaps sa 2021, 2023, 2025 at 2027. So yan ang makukuha ng Houston Rockets para kay James Harden. At paalala lang na 4-team trade ito, ibig sabihin hindi lang Rockets at Nets ang involved, kasama rin ang Pacers at ang Cavaliers. So tuloy tayo, ito nga ang Brooklyn Nets, syempre makukuha si James Harden. Si James Harden ang makukuha nila. Tapos ito namang Indiana Pacers, makukuha si Caris LeVert mula sa Brooklyn Nets. Tapos ang second rounder ng Brooklyn Nets din. Ang Cavaliers naman, makukuha si Jarrett Allen at si Taurean Prince. So ayan ang full breakdown. Kung gusto nyo titigan, eh ipost nyo na lang ang video natin. So ayan nga, naging official ang trade ni James Harden matapos na ang kanyang kakaibang interview kahapon pagtapos ng kanilang laban mula sa Lakers. Diba nga, sinabi ni James Harden na we're not good enough. Sabi niya nga yun sa interview kung bakit nga parang hindi na daw nag-try ang Rockets na humabol sa Lakers. At sinabi rin niya na yung sitwasyon niya daw doon sa Houston Rockets ay it can't be fixed. So yun nga siguro ang parang nag-trigger sa Houston Rockets na tapos na, ayaw na rin namin kay James Harden. Sige, bigyan nyo na lang kami ng mga first rounder tapos mga ilang player, pwede na sa amin yun. Kasi nga napaka-toxic na ng environment sa Houston Rockets. Si John Wall at si DeMarcus Cousins nga ay parang hindi na rin masaya sa pakikipaglaro dito kay James Harden. So yun nga ang nangyari at nag-trigger siguro sa Houston Rockets para i-trade na itong si James Harden. So sa tingin nyo ba guys, worth it ang mga tinrade kay James Harden or hindi ba lugi ang Rockets sa ganun lamang? Wala silang nakuha ang young player na pwede na lang gamitin para mag-build around sa kanya. Katulad ng kay Brandon Ingram sa Pelicans, diba no, tinrade si AD doon. Comment down below kung sapat na ba yung mga player na yun at mga first round pick para kay James Harden. So yun lamang para sa video update dito kay James Harden sa kanyang trade. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!